So we cook the spaghetti in advance. We cook this one al dente. For those who don't know how to cook pasta, put the water in a pot almost more than halfway. Put lots of salt and oil. Siguro if you're cooking for like this, half a kilo of spaghetti, put around 4 tablespoons of oil and around 1 tablespoon of salt. Okay? Because that's the only time that you can season your spaghetti. After that, when it's ready to cook, it's difficult to put any flavor inside. Oh. So while it's cooking, yung salt na yun, and also add pepper every time. Nakakapasok na yung flavor. So, nakaka-absorb yung flavor. Yes, because after that, it's absorb it. Oh, okay. So, yun yung pagbuto natin on how to check for al dente. When you bite it, medyo lumalaman siya. Okay? Pag hindi na siya lumalaman, wala, napatay na siya. And so, dapat lumalaman. Natawa na siya. Oo, ayan. Tapos yung goma, nasa stretch pa siya. Gawin nyo na lang ito, mash. Mash? Mash spaghetti na lang. The only thing is, whatever it is that you do, if it's for your family, they're going to do it. Aww. You know, I'm going to do it. Kasi wala naman talaga sa mga choice. Nakainig sa ako na, growing up, kasi siyempre medyo kukuloy tayo ng mga mga hindi ka naman na makapalag sa gawas. Cheese, you know?
Anything goes talaga, pagdating sa bahay. But ako kasi
willing na willing na magbuwa. So now, ito question natin, it has a little bit of water coming out. Ang ginagawa natin, we're making it evaporate para hindi makikita mo yung water. Okay? At this point, lalagyan na natin siya ng seasoning. Ang ibang mga naluluto, lalagyan na seasoning after. Actually, sa ako, the best way to absorb those seasoning is at the start. Okay? So now, reduce the shine of flame para mawalito na siya yung cream.
people. Yes. Oh, God. So we're going to put this. This water that came out from the glass when it was cooking. Okay? And then we're going to put our secret, not so secret, recipe. Medyo na-announce siya ng konti. Yes, I will think of secret songs. Yung sauce na to, yung creamy cheese sauce natin. You can use this for lasagna, or it can add as a vegetable sauce, just put a little bit of legumes in it. So, ang daming pwede pa kami ng cheese sauce natin. And then, you bake it in the oven. Ilagay nyo lang siya sa so, what we're going to do now is reduce this a little bit, right? And then we're going to put a little bit of Italian seasoning, okay? Para Italian. This is optional. Either you put it or you don't put it. But for another adventure, at least, well, might as well. Gaya-gaya na lang kayo sa akin. Kung gusto nyo may something na bago sa inyong panas, huwag yung always Pinoy. Try natin ng mga Italians. Oo, ano ka ba yun? Ano yun? Facebook page and sa Sweet Moment.
So you can of course search for the Sweet Golden Beach on Facebook. And of course you can DM them for the instructions. Our instructions on the seafood carbonara. And of course, our chef here will be most or very willing to say that. Maybe guys in yung detail to detail na pagluto ng ating seafood carbonara. Of course, this is something new sa inyong panlasa at syempre pag-alit ko sa inyong Yeah.
Magdodog lang pala talaga yun. So, medyo nag-dry na yun yung pasta, na nag-dry na yung hot water. So, just a little bit, para lang ang ano siya. Yun, yan. Nag-iwan na yun sila. Yung parang nagko-recommend na lahat ng pasta, lagyan nyo lang po pala ng hot water, konti ng hot water nyo. Para po maghiwalay-hiwalay nyo yung strands. Yeah. Kasi minsan parang sila kanina. Oo. Ayan, so ayan, maghiwalay-hiwalay na ulit yung ating mga pasta. So gagawin natin, i-combine natin ngayon yung niluto natin na sauce. Ayan, together with the seafood, no? Kasi yung sabi natin yung seafood, hindi natin pwede ilagay dito sa atin. We wanted it to be really fresh tasting. So now we're going to incorporate everything. Okay, so kaya yung ano ko namin na pinos part with yung ating fish, raw fish, seafood. So nilagay ko natin muna sa ating sauce. Tapos nga nilalagay na natin siya sa pasta. Tapos mamaya, kapainin na natin siya. Ayan, basically, yun ang puno ng pagdating ako ng pula ang tabaw. Ayan, siya pinimimix po natin. Hello. You guys have a direct absolute of pizza.
And so actually, iikot po namin for our next set. Panikman nyo. So, marami nyo kayo. Huwag kong tumitin dyan. Trabaho nyo kayo. So actually, again, for those who did not catch the recipes or the ingredients for this recipe, you can DM me at Cat's Sweet Royal Bake Shop or just Sweet Royal Bake Shop page. Ibibigay po namin sa inyo yung recipe natin for today. Si Ricardo na. Again, the good news is, all of the ingredients that we used here are available at our G-Ball Grocery. At meron po tayo, thank you for our sponsor, Nestle and Maggie. Okay? Pero binigyan po nila tayo ng products sa ating demo for today. And try po yung choices nila. Really yummy. And also, their oyster sauce, okay? And of course, your magic syrup. If you really want magic in your food, you can put this one. Wala na tayong gagawin pang iba. Even if you don't have garlic and onions, it's already perfect. Then, we are inviting everyone to buy here sa mga products na namin sa inyong food fair because when you give your receipt, you will be given a sticker of Sweet Roland Bake Shop. Put your name and your phone number there. And later, we have a lucky draw. Meron pong mananalo ng 5 kukupay and 5 mandarin pies. So, we hope that you come, purchase, and win, okay? And for all of us who are here, we have a promo right now ongoing for Kanayawan. From 350, our kukupay is now 300. Oh my God! Thank you.